Pinababaligtad sa trabaho ni Pangulong Duterte si CIDG Region 8 Chief Police Superintendent Marvin Marcos na kinasuhan dahil sa pagkasangko sa pagpatay kay Alvera Mayor Rolando Espinosa Sr. Saksi si Cedric Castillo. Cut him off from the rest of the world. So, i-Bartolina niyon. Kung may magpunta doon human rights, sabihin mo yan ang sabi ni Duterte. Pag magyaw-yaw, pasok mo siya doon. Yan ang utos ng Pangulo sa pagtalo niya sa 26th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology. Epektibo raw yan, lalo't nabanggit ng Justice Department na balik na ang drug trade sa Bilibid. Kung nakabartolina, wala na raw komunikasyon sa labas ang mga sangkot sa drug trade. Sinisisi niya rin ang cellphone na nagagamit sa drug trade. Pag may nakita akong plastic dyan, yun ang kakainin mo sa araw na yan. I will institute the reform. Nabanggit din ng Pangulo ang pagpatay kay Noy Albuera Mayor Rolando Espinosa Sr. habang nasa kulungan. Napatay siya ng CIDG Region 8 dahil nanlaban di umano ng isyuhan ng search warrant. Sinibak pa si Superintendent Marvin Marcos, ang hepe ng CIDG Region 8, pero ibinalik ng PNP Chief dahil may nakiusap di umano. Kung parang nandun sa Malacanang, hindi nag-utos, nag-iusap. Naku, pwede ba pagbigyan? Sa huli, inako ng Pangulo ang pagpapabalik para raw obserbahan si Marcos. Sabi ko, as it is kayo dyan. Doon ko nalaman si Dulina malinis. Si Marcos may tama. Pero huwag mong galawin kasi gusto kong tignan. Ngayon naman, ang nakapagdiansang si Marcos, gusto na ng Pangulo na pabalikin sa trabaho. Sabi ko, ibalik niyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Why is it that stupid rational there? Alam mo sir, yung criminal, buhayin mo because alam mo, presumption of innocence, no? Pagdating ng taga-gobyerno, kung ano-ano na lang pagsasabihin ninyo. Susundin daw ng PNP chief ang utos. Back to full duty status siya. So, he can be utilized again by the PNP. Ako si Cedric Castillo ang inyong saksi.